maligayang pagbabalik mga bisdak. Sa ating video ngayon, ating pag-uusapan itong si Freddie Mercury at ang rock band na Queen. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig kayo sa gantong klaseng mga video, pahit subscribe na lamang po at pindutin na rin ang katabing bell icon para updated tayo sa mga darating pa nating video. So dili na nato ni padugayon pa. Let's do this! September 5, 1946, sa bayan ng isang maliit na isla ng Zanzibar na nasasakupan sa karagatan ng India, na ngayon ay parte na ng Tanzania, isinilang ang isang alamat na si Freddie Mercury bilang si Farouk Bulsara sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na sina Bomi at Jer Bulsara. Sa mga panahong iyon, ang Zanzibar ay napailalim noon sa British Protectorate, kaya naman ang kanyang nationality ay naikonsidera na isang British. Bata pa man itong si Farouk ay nakakitaan na siya ng kakaibang hilig sa musika. Si Farouk Bulsara ay isinilang na may labis na bilang ng kanyang ngipin, kaya naman isa ito sa naging dahilan ng pag-enhance palalo ng kanyang vocal cords. Halos ang buong kabataan ni Farouk ay doon niya ito sa India na igugol at doon na rin siya nag-umpisa mag-aral ng piano sa edad lamang na 7 taon. At hanggang sa mag-edad siya ng 8 taon ay ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa St. Peter's School. At noong mag-edad naman siya ng 12 ay nagsimula na itong si Farouk na gumawa ng banda at tinawag niya itong The Hectics. Noong nag-aaral pa itong si Farouk sa St. Peter's School, doon niya din tinawag ang kanyang sarili bilang si Freddie sa halip na si Farouk. Taong 1963, bumalik si Freddie sa Zanzibar kung saan andun ang kanyang mga magulang. At hanggang noong 1964, lumipat sila papuntang England upang takasan ang nangyayaring kaguluhan sa kanilang bayan sa pagitan ng revolusyonaryo at ng kanilang sultan sa Zanzibar. Habang nasa England, nag-aral si Freddie ng graphic design sa Ealing Art College na kung saan nagtapos siya dito at nakakuha ng diploma noong 1969. Sa mga panahong yun, maraming mga banda ang sinalihan itong si Freddie. At kung mayroon siyang bakanting oras ay nagbibenta din siya ng mga second-hand na damit sa Kensington Market at nagkaroon din siya ng trabaho bilang baggage handler sa Heathrow Airport. Sa parehong taon, may mga sinalihan pa itong mga banda ang ating bida tulad na lamang ng bandang Ibex na sa kalaunan ay naging Rickage at ang bandang Sour Milk Sea. Ngunit hindi rin siya nagtagal dito dahil nabuwag din ang naturang banda. April 1970, nakipag-team up itong si Freddie sa gitaristang si Brian May at drummer na si Roger Taylor upang maging lead singer sa kanilang banda noon na Smile. Doon niya din nakilala ang kanyang longtime girlfriend na si Mary Austin. Nagkaroon ng affair itong si Freddie sa isang lalaki at iyon ay ang American Record Executive ng Elektra Records. At hanggang noong December 1976, inamin ni Freddie kay Austin ang kanyang tunay na pagkatao na humantong sa kanilang hiwalayan, subalit na natili pa rin silang espesyal na magkaibigan. Balik noong 1971, umanib na din sa kanil si John Deacon bilang bassist ng banda. Nang mabuo ang kanilang grupo, pinalitan ni Freddie ang pangalan ng kanilang banda na Smile bilang Queen. At kasabay din noon ang legal niyang pagpalit sa kanyang apelyido na Bulsara bilang Mercury. At doon, opisyal niyang binago ang kanyang buong pangalan na Farouk Bulsara bilang si Freddie Mercury. Bago sila nag-release noon ng kanilang unang album, nag-design itong si Mercury ng kanilang band logo na kilala noong Queen Chris. Ang kanilang band logo ay ang kombinasyon ng kanilang mga zodiac sign. Sa logo, makikita mo ang dalawang leon para kay Deacon at Taylor na may zodiac sign na Leo. Isang alimango naman para kay Brian May sa zodiac sign niya naman na Cancer. At ang dalawang diwata para naman kay Freddie Mercury sa zodiac sign niya namang Virgo. Taong 1972, nagkaroon ng pag-uusap ang bandang Queen at ang Trident Studios. Pagkatapos ng naturang pag-uusap, nag-offer sa banda itong si Norman Sheffield ng isang management deal sa ilalim ng Neptune Production na pagkasunduan nila na ang magmamanage sa kanila ay ang Trident at maaari rin nilang gamitin ang mga makabagong material na nakapaloob sa studio nito na ginagamit ng iba pang mga musician tulad ng The Beatles. 1973, nag-release ang banda ng una nilang album na Queen na nakapaloob ang mga kanta nilang Keep Yourself Alive at ang Liar, subalit hindi ito tumabo sa masa
at naging mahina ang benta. March 8, 1974, nag-release ulit ang Queen ng kanilang pangalawang studio album na Queen 2 at nakapasok ito bilang number 5 sa British album chart. At ang sinulat ni Freddie Mercury na kantang Seven Shades of Rye ay nag-number 10 sa UK na nagbigay sa banda ng una nilang hit. At bukod dyan, nakapaloob din sa album ang kantang The March of the Black Queen na na-feature naman sa librong 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Noon namang May 1974, nagkaroon ng banda ng una nilang US tour para sa opening ng bandang Mouth the Hoople. Bigla na lamang nag-collapse itong si Brian May at na-diagnose na mayroong hepatitis. Sa parehong taon, inirelease nila ulit ang isa pa nilang album na Sheer Heart Attack na nag-number 2 agad sa UK at kumita ng medyo maganda sa bansang Europa at nakakuha ng Gold Award sa US. Kauna-unahang international success ng banda na mas lalo pang nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang gumawa pa ng maraming mga kanta. Ang single nilang Killer Queen sa album na iyon ay nag-number 2 sa British charts at nag-number 12 sa Billboard Hot 100. At hanggang noong 2006, nagranggo ang kanilang album na Sheer Heart Attack bilang sa ika-28 sa The 100 Greatest British Rock Albums Ever. 1975, nag-release ulit ang Queen ng isa pa nilang album na A Night at the Opera. Sa album na iyon, andoon ang kanta na ginawa ni Freddie Mercury para kay Mary Austin na Love of My Life na sobrang nagtagumpay sa bansang Britain at nagkaroon ng triple platinum sa US. At nandoon din ang kanta nilang Bohemian Rhapsody na nag-number 1 naman sa UK sa loob ng 9 linggo at naging third best selling single of all time sa parehong bansa at nag-number 2 sa Billboard Hot 100 sa loob ng 5 linggo. Ang Bohemian Rhapsody lamang ang single na nakabenta ng 1 million copies sa loob ng magkahiwalay na okasyon. At ang album nilang iyon ay ang pangatlong album ng Queen na na-feature sa librong 1001 Albums You Must Hear Before You Die. December 10, 1976, nag-release naman ang Queen ng kanilang panglimang studio album na A Day at the Races. At sa album na ito nakapaloob naman ang kanta nilang Somebody to Love na sobra namang tinangkilik ng masa. At hanggang noong October 28, 1977, nag-release ulit ang banda ng isa pa nilang album na News of the World. Andoon ang mga sikat nilang kanta na We Will Rock You at ang We Are the Champions. Ang album nila na iyon ay nag 4 times platinum sa US at 2 times naman sa UK at naging international sports anthem pa. Sobrang tagumpay ang album nila na iyon kaya naman nagsasagawa sila ng mga concert tour at isa na nga dito ay ang Madison Square Garden na nakapag-sold out sila ng mahigit 100,000 na tickets. Kaya naman, ginawaran din sila ng Madison Square Garden ng Gold Ticket Award. 1978 naman nang i-release nila ang Jazz, na kung saan andun din ang pinasikat din nilang kantang Bicycle Race at ang Don't Stop Me Now. At noon namang 1979, i-release naman nila ang kanilang unang live album na Live Killers, na nakasungkit naman ng double platinum sa US at hanggang sa sumunod na taon, umarangkada naman ang isa pa nilang album na The Game. Kasama ang mga kanta nilang Crazy Little Things Called Love at ang Another One Bites the Dust na parehong nag-number 1 sa buong Amerika. Nakipag-collaborate din noon ang Queen kay David Bowie sa single nilang Under Pressure na talaga namang nakakuha ng malaking tagumpay. Nag-number 1 ito sa UK at nag-number 31 naman sa The 100 Greatest Song of the 80s. October ng parehong taon, nag-release ang Queen ng kanilang album na Greatest Hits na naging best-selling album sa UK chart history. 8 times platinum sa US at nakapagbenta ng mahigit 25 million copies worldwide. February 1984, nag-release ulit ng Queen ang kanilang panglabing isang studio album na The Works na nakapaloob ang mga kilala nilang kantang Radio Gaga, Hammer to Fall at ang I Want to Break Free. Ang kanta noon nilang I Want to Break Free ay sumimplang ang kita sa US at nagkaroon ng kontrobersyal dahil sa kanilang pagdadamit babae sa kanilang video at hanggang naiban pa nga ito sa MTV. Samantala, sa bansang UK ay nakakuha ito ng triple platinum at nananatili ito sa album chart ng 2 taon. Taong 1985, nakipagrelasyon si Freddie kay Jim Newton na nakasama niya hanggang sa huli niyang mga araw. At hanggang noong July 30, 1985, sa Live Aid, nag-perform ang banda sa harap ng 72,000 na mga manunood na kung saan ay halos sinasabayan sila sa kanilang pagkanta. Nakataas ang mga kamay na kumakaway at walang humpay na humihiyaw
dahil sa kanilang pambihirang pagkanta sa kanilang mga nag-hit na kanta. Maraming mga sikat na musician din noon ang labis na humanga at namangha sa ipinamalas ng banda at sa kanilang mga kanta. At hanggang ang pagganap nila na iyon ay binigyan ng ranggo na greatest rock performance of all time. Sa kalagitnaan ng taong 1986, nagkaroon ng tinatawag na Magic Tour ang banda at ito din ang kanilang final tour na makakasama nila ang kanilang bukalistang si Freddie Mercury. Ang album nila na iyon ay naka 5 times platinum sa US at 4 times platinum naman sa UK. Taon namang 1988, may media report na nagsasabi na may iniinda umanong matinding karamdaman itong si Freddie Mercury at iyon nga ay ang AIDS. Subalit marin itong itinanggi ni Freddie ayon pa sa kanya na naging busy lang umano siya kaya hindi siya masyadong na-expose sa publiko at hindi na-interview. Pero sa katunayan, 1987 pa lang, na-diagnose na itong si Freddie na may HIV positive at ang malalapit niya na mga kaibigan lamang ang nakakaalam dito. At hanggang noong 1990, nagkaroon ulit ng media report ukol sa kanyang malubha o manong karamdaman, subalit mariin niya pa rin itong itinatanggi. Hanggang sa taong 1991, nagkaroon pa sila ng album na Innuendo at nandoon ang kanta nilang The Show Must Go On. At hanggang noong November 23, 1991, kinumpirma ni Freddie Mercury sa publiko na mayroon nga siyang sakit na AIDS. At sa loob lamang ng 24 oras pagkatapos niyang sabihin iyon, ay binawian siya ng buhay. Namatay siya sa bronchopneumonia na naging komplikasyon sa pagkakaroon niya ng AIDS. Sa mga panahong wala na si Freddie Mercury, nag-release ng 15 album na The Made in Heaven ang banda noong November 6, 1995. Sa album na iyon, nandoon ang kilala nilang kanta na Too Much Love Will Kill You at ang I Was Born to Love You. Ibang klase naman talaga ang mga nagawang kanta ng banda at ni Mercury. Kaya naman di maiwasan na naging maimpluensya ito at naging inspirasyon ng maraming mga sikat na musician at banda. Tulad na lamang ng Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slipknot, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, Def Leppard, The Cult, Nirvana, Red Hot Chili Pepper, My Chemical Romance, Marilyn Manson, Michael Jackson, Ruby Williams, Adele, Lady Gaga, Katy Perry at si Psy. Sila ang mga kilalang musician at banda na aminadong naging tagahanga at na-impluensya ng bandang Queen. Hanggang dito na lamang muna ang ating kwento mga bisdak tungkol sa naturang banda at sa kanilang bukalista. Kung sakali mang may mga bagay pa kayong nalalaman tungkol kay Freddie Mercury, maiging ikomento nyo na lamang sa ating comment section sa ibaba. Daghang salamat sa muling panonood mga bisdak at hanggang sa susunod pa nating mga video.